Ang topic natin ngayon ay tungkol sa iba-ibang klaseng aircraft na gawa ng mga talented ng mga Pilipino. Isa nito ay ang lumilipad na kotse or flying car at isa naman ay kawayan na eroplano. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang milinya ay isa itong konsepto para sa tinatawag na vertical takeoff and landing or VTOL ultralight aircraft na dinidevelop ni Kex Minyula at ito din ay tinatawag na flying car. Ang aircraft na ito ay dinidevelop ng inventor na si Minyula upang ito ay gawing paraan para makaiwas sa grabbing traffic sa mga kalsada sa Metro Manila. At si Kex Minyula ay isang drone enthusiast. Tinuruan niya mismo ang sarili ng engineering at aircraft design at ayon kay Minyula na matindi ang kanyang pakiramdam patungo sa ganitong konsepto about flying at lalo siyang nagkaroon ng motibo na matuto sa ganitong larangan sa ibabang bansa na nagdevelop din ng ganitong aircraft. At ang matinding traffic sa Metro Manila ay nagbigay sa kanya ng motivasyon na gawin ang konsepto nito ang Milinya Aircraft. At kanyang naisip na pag mayroong ganitong sasakyan na lumilipad, ang mga tao ay madali nang makarating sa destinasyon, mga ilang minuto lang sa halip na 3 oras sa loob ng kotse o sa bus o sa jeep na naghintay ng traffic. Ayon kay Minyula, ang Milinya ay parang lumipad na sports car. Nag-umpisa si Minyula na mag-develop ng Milinya noong 2010 gamit ang kanyang sariling pira para sa project na ito. Noong nag-umpisa pa lamang ang kanyang Milinya project, tinulungan din siya ng kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan at gumastos na sila ng millions of peso para sa 6 na tao na ginugol para sa proyektong ito. At ayon kay Minyula, maraming pagkabigo, panunuya at mga nakapanghinang loob at ilan lang ito sa mga hadlang na kanyang naranasan sa paggawa ng Milinya Aircraft. At maraming trial and error na paraan na kanyang ginagamit at nag-eksperimento siya ng iba-ibang parts at mayroon siyang ginawang test kung saan nasusunog ang kanyang Milinya Aircraft. At hindi siya sumusuko hanggang hindi ito maging successful. At noong September 2018, ang Milinya Aircraft or Flying Car ay gumawa ng kanyang pinakaunang first flight doon sa Batangas at ito'y nasaksihan sa publiko. At noong nakunan ito ng video, mula noon, ang Milinya Aircraft ay naging viral sa social media at isang Australian firm, ang Star 8, ay nagpahayag ng kanilang interest sa naturang aircraft at gustong makipag-partnership ni Minyula para makapag-develop ng mas maraming Milinya or mass production. Ang Milinya vehicle na ito ay isang single-seater vertical take-off landing aircraft. Ang katawan ng aircraft na ito ay may metal frame na tinatakpan ng carbon fiber shells at mula noong September 18, ang aircraft na ito ay may kakayahan magkarga hanggang 80 to 100 kilograms at kaya nitong lumipad hanggang 60 to 80 kilometers ang bilis na 31 miles per hour. At ang taas ng lipad dito ay abot hanggang 25 feet high at may power ito na 6 na lithium-ion batteries na nangailangan lang ng 2 oras sa pag-charge ng batteries at pwede na itong gamitin ulit. At ang vehicle na ito ay kinokontrol mismo ng pasahero na kasakay nito gamit ang tinatawag na radio frequency controller gaya din ang ginagamit ng drone. At pinatakbo din ito gamit ang 16 rotary motors na sadyang dinidesign para sa safety landing sa naturang vehicle kahit na 1 o 2 motors nito ay maabirya. At ang sunod na pinaplanuhan ni Minyula ay gagawa ng mas malaking Milinya aircraft na may payload na 200 kilograms at kaya magkarga ng 2 pasahero. Ang Pilipinas ay naging pinakamayaman na bansa sa buong Asia noong 1950s at ang Pilipinas noong panahon na yon ay halos zero corruption dahil mayroon tayong anes ng mga presidente gaya ni President Magsaysay, ni President Garcia, at ni President Quirino. At si Magsaysay lang ang presidente na nanamasyal sa palengke na nagkunwari ng kargador
para makita niya ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong mamamayan. At minsan sumakay siya ng eroplano ng Philippine Air Force at tinanong niya ang piloto kung magkano ang gasolina or fuel na kanyang nagastos at binabayaran niya ito ng sariling pira. Ganito kaanis si President Ramon Magsaysay. Kaya isa ito sa dahilan kung bakit maunlad tayo noong 1950s kahit katatapos lang ng World War II. Kaya noong 1950s, bago ang ibang bansa sa Asia makapag-develop ng eroplano, ang Pilipinas ay una nang gumawa at nag-develop ng eroplano. Ito yung IST-XL-14 Maya at ang IST-XL-15 Tagak. Ang Tagak sa English ay SWAN, isa itong single-engine twin-boom high-wing monoplane at dinidesign gaya ng IST-XL-14 Maya. Ito ay gawa ng mga Pilipino noong early 50s in collaboration between Government Research Institute and Philippine Air Force at sadya itong dinidesign para gamitin utility, liaison at ambulance aircraft. Noong early 50s, ang Institute of Science and Technology o tinatawag na IST, dati ang tawag nito ay Bureau of Science and Technology at ngayon ito yung tinatawag na Department of Science and Technology or DOST, ay gumawa ng tatlong prototypes at gumawa din ng pagsusuri para sa mga materials na gagamitin sa pag-construct ng nasabing aircraft. At isa sa mga materials na tinitingnan ay ang WBEX or Woven Bamboo Experimental. Ibig sabihin, ang body frame ng eroplano na ito ay gawa sa kawayan. At ang XL-15 Tagak ay ang pangalawang prototype na dinidevelop in collaboration with Philippine Air Force ay isa itong single-engine high-wing monoplane at ang materials na ginagamit para sa fuselage ng eroplano na ito ay mga plywood at ang texture nito ay kawayan. At may makina ito na 185 horsepower Lycoming flat 6 engine at may haba itong 10 feet and 6 inches at kaya nitong magsakay ng 8 ng mga pasahero. At ang unang flight test nito ay naganap noong October 1954 at pagdating ng 1956 nagkaroon ng maliit na modifikasyon. Ang IST-XL-14 naman ay single engine light experimental aircraft na dinidesign at dinidevelop ng mga Pilipino noong early 50s para sa pag-eksperimento ng mga local materials para gamitin sa paggawa ng eroplano. Ito yung paggamit ng kawayan at gaya din ng Tagak na sinundan nito. Ang frame nito ay gawa din ng kawayan at ang fuselage nito ay gawa din ng plywood at kawayan. At ang first flight nito ay ginawa noong early 50s at nakumpleto at natapos ang eroplano nito noong 1955. At maraming nagsabi noon ang eroplano nito ay bagay gamitin sa pang-agricultural use at utility and observation work at isa lang ang ganitong eroplano ang nagawa ng Pilipinas. Pagdating ng dekada 60, noong kapanahunan ni President Marcos, ang gobyerno ng Pilipinas ay pinagpatuloy ang programa sa pagdevelop at paggawa ng sariling aircraft na gawa ng mga Pilipino. Sa katunayan, binuo at tinatag ni President Marcos ang tinatawag na Philippine Aerospace Development Corporation noong 1973 para sa ganitong layunin. Pero hindi na ito pinagpatuloy sa mga sumusunod na mga administrasyon, kaya karamihan sa mga project na ito ay naka-istante na lang. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan, gaya ni Joseph Mission. Magandang umaga, tanghali o hapon sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, maraming salamat.